it's not for me to judge whether tama o mali. Eh. Kasi in the end, ang titingin dyan, eh, mataas na hukuman. Eh. Pero kung titingnan mo, sabihin mo, may reasonable ba na gawin yun? Ang tingin ko, mas reasonable yan kaysa ABS-CBN. Eh. If only I could make a comparison. So, ang tingin ko dyan, dapat talagang imbestigahan yan. At least, dapat imbestigahan. After all, ang iniimbestigahan mo, eh, franchise holder eh. May kontrata sa gobyerno eh. So, ang sa akin, tama lang yan. Okay. How about you, Caloy? Agree naman ako kay Verhel. No? Mayroon mga specific violations na sinasite ang mga Congress, mga legislator at allegedly SMNI committed violations of the franchise. Quite apart from that, I think itong action na to against SMNI is expected na rin because of its long history of really violating not so much in, from where I sit, not so much yung franchise nila, but yung kanilang tungkulin sa publiko, which is to tell, you know, to report the truth and more importantly, do no harm. Their series of red tagging and all of that, pati nga ako, natira na ako dyan ng ilang beses, are harming people. And if for that, they should be investigated. So tama lang yung decision ng House, at least. Yeah, for me, the House is within their, I think, within their right to investigate them. And if the franchise violations are merited, then are proven, then mananagot sila doon. But later on, may mga caveat akong kailangan sabihin tungkol dyan because from my reading dito, ay medyo may pagka-slippery slope ng konti ito. I mean, this may tama siguro ang gawin nila sa SME na ito, but where does it stop? Because we first saw this in ABS-CBN. Now, it's happening to ABS. Although hindi siya magandang comparison, pero again, there's a slippery slope here, and I think Verhel would... we'll have some opinion on that one too that we can hihimayin natin later on. Ayun nga, sige, Sir Verhel, no? Yung slippery slope na binabanggit ni it's also one of the concerns I have, no? Pwedeng the House got it right at this point, at this particular example. Pero hindi kaya magamit yan next time. Kasi highly political yung proseso, no? I mean, pwedeng tama yung mga pinagbasihan niya yan. Paano ko nainis naman sila sa ibang news organization? And they have that same power to revoke a franchise. What do you think? Ano, press freedom case din yan eh. I think ito yung sinasabi natin slippery slope, you know? Yung the press freedom aspects of the whole case. Ang sa akin, alam mo, yung press freedom, eh, malaking laban talaga yan. At kung ako ay nasa press, eh talaga iyan na ipaglalaban ko ng gusto. Ano? Kasi iyan na lang ang aking kalayaan. Isineshare ko pa yung kalayaan na yan sa lahat eh. Isineshare ko sa Kongreso. Isineshare ko sa gobyerno. Isineshare ko sa lahat. Kaya kailangan ipaglaban yan. On the other hand, ano, ako naman, stickler ako sa maayos na pamamahayan. You know? Pag nakita ko nagkamali ka minsan, nagkamali ka ng dalawang beses, nakita ko na ulit-ulit at iyon na rin ang mali mo. Eh, ang tingin ko niyan, eh, at least dapat ka nang imbestigahan kung ang ginagawa mo naaangkop sa provisions ng iyong franchise o kontrata o hindi. Kasi ako naman ganito eh. No? Dalin mo man yan kahit saan, in the end, kung gusto mong ilaban ang gusto yan, dadating sa court, sa mataas na court yan eh. So tingnan natin. Pero sa akin, ilalaban ko yan. Sa isang banda, tinitingnan ko naman din ang bawat kaso. Sinasabi ko nga, mahirap yan na in-compare sa ABS-CBN. Ano ha? Alam mo, ang comparison dyan, dalawang punto eh. Yung ABS-CBN, walang mali eh. Ang tingin ko ha, yung SMNI, mukhang meron. Yung ABS-CBN, timid yung mga tao ng ABS-CBN, di malulumaban. Itong ang tingin ko mali, ito laban ng gusto. So, dalawang ano yan eh, maraming dapat tingnan yan. Although, para sa akin,
ang press freedom case, talagang ano yan eh, sensitive na ano yan eh, sensitive na cord yan, no? So dapat talaga himayin ang gusto. I think kailangan maging vocal or maging maging expressed yung posisyong dapat ipaliwanag ng mga bumoto para sa pagtanggal ng prangkisa tungkol sa press freedom. I think this should be very, very clear to you know, to the public. Now, this is not that they're going after SM9, not because it was a critical of them or you know, hindi nila nagustuhan yung mga reporting nila sa kanila. They should go after SM9 for many of the many violations that it has committed. Some of them that don't have anything to do with press freedom. Some of them have to do with human rights, with international humanitarian law and human rights. Yun palang punto na yun, dapat imbestigahan ng SM9, and if that means tanggalan ng prangkisa because it is contributing to harm, then tanggalan ng prangkisa. Pero dito nga yung pumapasok ngayon, dito yung medyo masela na usapin ng press freedom. Ako, minsan naisip ko, absolutist ako sa press freedom eh. Ang isang position ko, I don't know what Verhel thinks of this, is that kahit puro kagaguhan pa yung pinagsasabi mo dyan, you have the right to say that. At manalagot ka na lang sa existing laws ng mga batas kung saan nire-regulate yung mga ganung klase mong pagsasalita. Halimbawa, if you're going to say something air that will have an impact on the safety of somebody else, then dapat managot ka doon. Tama? Ito yung tinatawag natin crying fire in the middle of a movie theater. Pero again, ang danger kasi dito is that once andito ka na sa path na ito na una nating tinahak nung na-cancel ang ABS-CBN. Susunod-sunod na yan. So the next administration, the next Congress, what's going to stop them from now suddenly targeting GMA dahil hindi na yun nagustuhan? A precedent has been set kasi with ABS-CBN. And, you know, again, babalik tayo. Kami, pareho kami ni Verhel pala sa Center for Media Freedom, pareho kami trustee niyan. Ito, pinag-uusapan namin lagi ito. Paano mo i-regulate yung mga kabulukan ng media, yung mga lapses ng media? Hindi papasok yung self-regulation, industry regulation. Pero again, that is easier said than done. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.